si Baltazar Lucas, 31 taong gulang, na diagnose na may liver cancer. Nagkaroon ako ng liver cancer kasi may Hepa B ako. So actually, yung nanay ko, lahat ng mga kapatid ko may Hepa B. Panganay sa 4 na magkakapatid. Una si Mark Anthony Lucas, bunso sa magkakapatid ang binawian ng buhay nang dahil sa liver cancer. Alaman ko yung na meron kaming Hepa B. Noong 2008, yung kapatid ko kasi nagkaroon ng tuberculosis. Ang kanilang sakit na Hepa B ay isang sakit na walang lunas, kaya naman pinili nila ang healthy living. Pagkain ng prutas at gulay, at iwas naman sa sigarilyo at pag-inom ng alak. Nagpatuloy ang kanilang buhay matapos ang masakit na pagkawala ni Mark Anthony. Taong 2013, nang si Aristotel o Aris Lucas, pangalawa sa magkakapatid ang na-diagnose na may stage 4 liver cancer. Sabi ng doktor na nasa stage 4 na siya, kahit hindi pa siya i-biopsy, kahit hindi siya i-test. Base pa lang sa mga tinanong ng doktor, sa nakikita, tinaningan na yung kapatid ko. In good faith, 6 months daw yung itatagal niya. Pagkalipas ng pagkamatay ni Aris, si Joseph o Joey Lucas, pangatlo sa magkakapatid, ang na-diagnose naman na may stage 4 liver cancer. Tapos, nung nakita yung result na kumalat na rin pala yung sakit niya, sa baga niya, yung parte. So, parang alam ko na yung mangyari. September 2013, nang bawian ng buhay si Aris. Makalipas ang halos 2 buwan lamang, sumunod namang binawian ng buhay si Joey noong November 2013. Isang sakit lamang ang unti-unting umuubos at naging dahilan ng pagpanaw ng 3 kapatid ni Baltazar. Siguro, nasabi ko naman na may nararamdaman din ako. Hindi naman ako nawalan ng pag-asa. So, sinangguni ko agad. Nalaman na hindi naman ako stage 4, pero stage 3 ako. So, may pag-asa pa. Hindi pa kumalat yung cancer ko, kaya sa awa ng Diyos, sa galing din ng doktor, sa concern din nila, natanggal yung tumor ko through surgery. So ito ngayon, iyon yung bakas ng surgery ko. Natanggal man ang parte ng atay ni Baltazar na may tumor, ito naman ay muling bumalik. Kaya ang payo sa kanya ng mga doktor ay liver transplant upang maiwasan ang pagkalat ng tumor sa kanyang katawan.